Hey guys, welcome back sa panibagong vlog. At itong vlog natin ngayon ay part 2 ng ating Q&A. May isang tanong dito na nagustuhan ko, yung about sa Grab, kung magkano daw kinikita sa Grab. Okay? So kung interested kayong malaman kung magkano yung kikitain nyo sa Grab, kung magkano yung kitaan sa Grab, panoorin yung video na to. Okay? So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, isubscribe mo na yan. So sisimulan na po natin, no? Nag-post po ako sa aking community ng Q&A, tapos 162 yung mga questions doon. So hindi natin masagot lahat ngayon. O gagawin nating part 3 yung ibang questions kasi hahaba masyado, ano. Gagawin kong part 3 yung ibang questions doon. Kung na-heart ko na yung comment nyo doon sa community, ibig sabihin kasama dito yung tanong mo. Meron din namang na-heart ko na doon, kaso hindi kasali kasi yung ibang question paulit-ulit na lang, diba? Unahin natin yung mga questions na hindi pa natin nasagot. Hindi ko pa nasagot, okay? First question kay Jong M. Ito ang aking tanong. Ano ang pinakaunang sasakyan na namaniho mo? Multicab. Yung Suzuki Multicab, yun yung pinakauna kong namaniho. Yun din ako natuto mag-drive manual, okay? So next question kay Andre Nico Fajardo. Ano po mas maganda? Ghillie Colray Sports or Subaru Forester EyeSight? Shoutout sa'yo, Andre. So para sa akin, syempre sa Subaru tayo kasi yung Ghillie, ano yan eh? China yan eh. So next question kay Manga PH. Sa lahat ng kotse mo, ano yung pinaka nagustuhan mo? Kung papurmahan, pamahalan, Fortuner. Itong Fortuner ang pinakagusto ko. Next question kay Miguel Jao. Ano mas recommend nyo, kuya, na type ng gasolina? Unleaded o premium, especially sa mga bagong auto ngayon? Syempre, doon na tayo sa mas mataas yung octane. Doon na tayo sa premium. Kasi mas malinis yun eh. Mas mabilis sunugin yun. Mas maganda yung hatak ng sasakyan mo. Wow! Okay, so next question kay Dalton Delta. There's no financial limit. Ano dream car and motorcycle niyo po? Dream car, Lamborghini. Libre lang mangarap, diba? Kung walang financial limit. So, doon na tayo sa Lamborghini. Kasi ang ganda ng Lamborghini, parang ipis eh. Nakadapa lang sa kalsada, ano ba? Sa motorcycle naman, pangarap kong motorcycle yung Z1000, Kawasaki Z1000. So, next question kay Russell Donor. Bakit ayaw nyo gawing off-road look si 40? Steel bumper. Para sa akin na, masasayang lang yung gastos. Yung off-road looks ko siya, tapos 4x2 lang naman to, diba? Paanhin ko yung mga ganung setup kung hindi ko naman siya magagamit sa pag-offroad, diba? Sayang lang yung gastos. Isipin nyo, napakamahal po ng 4x4 setup. Pagpa-lift pa lang ng sasakyan mo, ang mahal na. Yung mga suspension nun, tapos yung mga steel bumper. Yung steel bumper sa harapan pa lang, nasa 65,000 na. Huwag pa yung sa likod, diba? Tapos, ang nakakapangit dun, tatakaw sa consumption yung sasakyan kasi bibigat siya eh. Tapos, hindi mo naman magagamit sa offroad kasi 4x2 lang. Sa tanong mo, hindi ko siya kailangan gawing off-road looks. Next question kay Edward Sumagi. What's your mindset po when started your YouTube career? So ito namang YouTube, nung nagsisimula ako, hindi ko naman iniisip na kita ako ng malaki. Kumbaga, ginagawa ko lang yung YouTube ko para gawin kong libangan, para gumawa ko ng video, yung hili ko sa sasakyan, para pagdating ng panahon, may mapapanood ako. So yun lang yung pinaka-mindset ko doon, na balang araw, babalikan ko yung mga pinagdaanan ko, babalikan ko yung, I mean, papanoorin ko yung mga napuntahan ko, papanoorin ko yung mga sasakyan ko, ganun. So yun yung pinaka dahilan kung bakit nag-YouTube ako noon. So bonus na lang yung kinikita, hindi naman siya ganun kalaki kasi maliit lang naman yung channel ko. Malay nyo, di ba? Kung lalaki ng channel natin, tutulungan nyo ako. Baka makakabili tayo ng car, diba? So lahat ng sasakyan ko, hindi ko siya nabili dahil sa YouTube, nabili ko siya dahil sa negosyo.
Okay? Napaka-bless nung mga YouTubers na nakabili ng mga sasakyan nila, nakabili ng bahay dahil sa YouTube. Napakalaking tulong ng YouTube, guys, sa mga malalaking channel na. Kasi grabe yung kitaan din dito sa YouTube, malaki din talaga. Kung tatanungin niyo kung magkano yung kinikita ko sa YouTube, pinakamalaking kinita ko sa YouTube sa isang buwan, umabot ako ng 62,000 pesos. Wow! Okay, so yun yung pinakamalaki ko lang. Next question kay Gerby Bishop. Sir Joseph, when it comes to durability and reliability, sino ang mas lamang? Si Honda po or si Toyota? Siyempre, Toyota. Bakit ko nasabi? Kasi si Toyota, subok na talaga yan. Itong Honda City ko, nandito yung Honda City ko sa harap. May mga dinaramdam na rin na sakit yan. Ang sakit niyan ngayon, throttle body. Yun yung problema ko kay City ngayon. So next question kay Fresh Dish. Sir, kung kayo ay nabigyan ng chance na bumili ng isang kotse, ano pong kotse na yon for the Q&A? Kung SUV, Nissan Terra yung next na bibilin ko. Kung sports car man, Nissan 370Z at Toyota 86. Next question kay Aston Gaming Vlogs. Ano po ang pipiliin yung sports car para sa future nyo po? Yun na, nabanggit ko na. Nissan 370Z tsaka yung Toyota 86. Next kay John Lester Struth. San kayo nagpabadikit Sky City? Salamat po, solid fan. Shoutout na rin. Okay, shoutout sa'yo, John Lester. So nagpabadikit sa Sky City kay Carbon Zone Unlimited. Okay? So ang price, sabihin ko na rin yung price, 65,000 yung kabuuan ng kit niya. Si RG Inspired Body Kits. So 65,000 yun. So hindi ko alam kung nagbago ng price, year 2016 pa ako nagpagawa eh. So next question kay Amado Garcia. Kuya Joseph, ano ang mas gusto mo pang idagdag na accessories or upgrades kay Fortuner at City? So Fortuner yung bolt-on na turbo, yung mas malaking turbo siya. Na bolt-on lang, hindi yung wala nang gagawin, basta bolt-on lang siya. Price nun nasa 55,000. Sa City naman, syempre yung turbo din, nandun na yung turbo sa bahay, kakabit na lang yon. Budget na lang yung wala. Next question kay STD Pride Whitey. Sa tuwing kayo gagamit ng Honda City, lagi bang race mode ang gamit nyo kapag nagpunta sa expressway? Okay, shoutout sa'yo, sports mode lang ako. Yung settings ko sa throttle controller ko ay sports mode. Hindi ako gray-race mode kasi malikot masyado, masyadong responsive, matakaw sa gas, so tipid-tipid tayo. Next question kay Lyrical Chills. Ano po magandang biling auto ngayong 2020 pagkatapos nitong COVID? Stay safe and God bless. Depende sa'yo kung anong gusto mong bilhin. Kung ano ba yung goal mo, pang paporma ba, pang pamilya ba. Depende sa'yo kung anong mas gusto mo. Hindi ko masabi kung anong magandang bilhin kasi hindi ko alam kung anong gusto mo, pang pamilya na ba na sasakyan or pang pormahan lang. Kung pang pormahan man na sasakyan, mag Honda City, mag Honda Civic, ganun. Kung pang pamilya naman, mag Fortuner ka, mag Montero ka, mga SUV, ganun. Next question kay John Benedict Marzo. Ano po susunod na bibilhin yung sasakyan? Pa shoutout. Ito na, ibalik na rin. Nissan Terra kung SUV, Porsche car, Toyota 86, or Nissan 370Z. Yan. So, yung ibang question talaga bumabalik na rin. Next question kay Prince Razel Fernandez Vlog. Ano pong pang-edit ng video mo, idol? Pa shoutout. Okay, shoutout sa'yo. Ang pang-edit ko ay Nissan Vegas Pro 17. Okay? So, next question kay Ethan Go. Ano ang magandang first car, SUV o sedan? Halos magkapares lang to sa tanong kanina. First car, depende nga po kung gusto nyo pang pamilya na ba or pang pormahan lang. Okay? So kayo na bahala doon sa anong gusto nyo first car. Ako kasi, una kong sasakyan is Honda City. So single pa naman ako that time, wala pa naman akong pamilya. So yun yung binili ko. Sa tanong mo, magdepende talaga kung anong sasakyan yung gusto mo, pang family na ba or pang single lang. Okay, so next question kay Michael Wong Jr. Anong mas power, Everest 3.2 o C40 mo? Nakatry ka na bang humabol ng Everest? Mas mabilis Everest kasi top of the line yan eh. Itong sa akin, siyempre, base model lang itong akin, yung 2.4 lang. Nakatry ka na bang humabol na sa Everest? Hindi naman sa humabol. Nakipagsabayan lang. Ganon. So next question kay Dan Myron Imata. Saan nyo po nabili ang drive throttle controller nyo, sir? Kay Stingray Performance. Yan, search nyo sa FB, Stingray Performance. Makikita nyo dyan yung mga binibenta nila.
Tapos yung mga throttle controller mabibili nyo sa kanila. Okay, next question kay John Marion. Idol, na-try mo na po bang makipaghabulan sa Innova 2.8 gamit ang iyong 40? Innova user. Hindi pa naman ako nakipaghabulan, nakipagsabayan lang. Ganon. Bad yun eh, bad. So next question kay John Michael Montemayor. Honda Civic or Honda City? Siyempre, Honda Civic tayo. Kapag babasihan natin yung lakas, Civic, maganda talaga si Civic. Sa looks naman, siyempre maganda rin si Civic. So next question kay Roel R. Cruz. Anong mas maganda idol, Nissan Terra or Ford Everest? Siyempre Nissan Terra. So next question kay Rian Magada. Good Eve sir, ano ang plano mong kunin sunod sir pickup o sports car? Siguro sports car kasi hindi ko pinangarap magkaroon ng pickup. Kumbaga nasasayangan ako sa space. 5-seaters lang din siya. Sayang yung space, walang mga kaupo. Saka ngayon bawal na yung mga masakay sa likod ng pickup, di ba? Nahuli na. So next question kay Hugo Kayago. Sa tingin mo idol, ano mas bagay na pickup, manual or automatic? Pickup na naman. Depende, manual or automatic. Kung nasa probinsya ka, mas prefer ko yung manual. Kung nasa Metro Manila ka, mag-automatic ka na lang. Next question kay King Kong. King Kong. Sino mas matakaw sa maintenance idol? Si Toyota, Honda o si Hyundai? Lahat sila. Ano ba, matakaw or mas matakaw ba or mas magastos sa maintenance? Matakaw. Baka mas magastos sa maintenance yung ibig mong sabihin, no? Toyota matipid, si Honda medyo matipid, si Hyundai naman masyadong magastos talaga siya. Tsaka mahal din sila mag-coat sa kasa. Kasi dati sa kasa ako nagpapa-maintenance ng dalawa kong Accent. So sabi ko sa sarili ko, grabe naman mag-coat ng mga service advisor dito. Sobra-sobra naman. Naalala ko pa, first 1,000 PMS ko sa Hyundai dati, umabot ako ng 5,600, ganun. Wow! Ganun kaagad kalaki. First 1,000 pa lang yun. Kumbaga parang magpapalit ka pa lang ng ano nun eh, filter sa kalangis dun eh. Lahat halos pinalitan na, kinote na lahat dun, first 1,000 ano pa lang. So, hindi ako nagreklamo nun kasi ang mindset ko dati baka mawala sa warranty or mga ganyan-ganyan. So naisip ko, kaysa naman gumastos ako ng ganun kalaki every maintenance ko, why not ipunin ko na lang yung pera ko tapos ipagawa ko na lang sa ibang shop. So ganun yung ginawa ko, dalawang Accent ko sa labas ko siya pinapagawa. Okay, next question kay Rico Conat. Rico Conat PH. Na-try nyo na po bang magkipaghabulan sa Montero Chevrolet Trailblazer? Hindi po ako nakipaghabulan, nakipagsabayan lang. Next question kay Adrin Suarez. Ito yung pinaka last question na nagustuhan ko kasi marami ding nagme-message sa akin ito sa page ko na gusto daw nilang mag Grab, magkano daw kinikita sa Grab. Sasabihin ko sa inyo yung totoo para di naman sa dinidiscourage ko kayo. Personal experience ko lang sa pagiging Grab operator, nagiging Grab driver din ako kasi nung time na nagsimula ako, wala pa naman akong driver eh. Nung time na na-activate yung isang Accent ko sa Grab, ako muna yung bumabiyahe noon. Tapos itong Fortuner din, nakapasok din to sa Grab dati pag wala akong ginagawa. Nilalabas ko rin siya mga 2 oras, tapos kikita ako ng 2,500, mga ganun. Ganun yung kinikita ko dito sa Fortuner kasi premium siya. So balik tayo sa question, magkano kita ng Accent mo load sa Grab? And paano usapan nyo ng driver? Arawan o may fixed amount siyang sahod? Sa akin naman, dahil yung mga driver ko ay magkamag-anak ko lang din, boundary style ako. Mas pabor sa driver yung ginagawa ko. Kasi kung tutusin, mas malaki pa yung kinikita ng mga driver ko kaysa sa akin as operator. Totoo yan. Kung ikaw, nagbabala kang mag-grab, tapos yun yung magiging basihan mo sa source of income mo, hindi siya ganun kalaki. Magkano kita ng action mo load sa Grab? Maliit lang talaga. Minsan, abunado pa ako. Nung time na first, second year ng mga sasakyan ko, medyo malaki yung kinikita niya kasi maganda yung bigayan ni Grab, maganda yung mga incentives, tapos yung mga sasakyan hindi pa masyadong nasisira kasi yun nga, bago pa lang. Yung mga driver ko is boundary sila. Yung action ko na diesel 1,000 a day, tapos yung Accent kong isa, 850 pesos a day. Hindi siya ganun kalaki talaga, guys. Isipin mo ha, kung nagmamonthly ka pa ng sasakyan mo, tapos masiraan ka pa, tulad last January, gumastos ako ng 32,000 dun sa Accent kasi
pinatap overhaul ko siya. Yan, so gumastos din ako ng yung sa isa, yung sa aircon nga. Hindi siya ganun kalaki. Sa tanong mo, arawan o may fixed amount siyang sahod, ang sagot dyan is boundary siya. Wala siyang sahod, wala siyang ano. So, sa ganitong sistema ng ano, boundary, mas malaki yung kinikita ng mga driver talaga. Kasi ako, hindi ako nagli-limit sa kanila ng hanggang 12 hours ka lang o hanggang 10 hours ka lang. Hindi ako nagli-limit sa kanila. Ang importante lang sa akin is syempre mabayaran yung sasakyan kasi binabayaran ko pa. 1 year na lang kulang ng mga sasakyan ko na yan eh. Kunting kembot na lang tapos sa mga hindi nakakaalam sa Grab, 7 years yung contract ng sasakyan mo. So, kung yung sasakyan mo, binabayaran mo ng 5 years, so may 2 years kang babawi. So, hindi mo rin masasabing babawi kasi sa 2 taon na yun kasi siyempre matanda na yung sasakyan mo noon. Darating na yung time na maraming papalitan dyan, yung maintenance dyan, napakagastos na. Eh, yung mga sasakyan ko naman sa awan ng Diyos, 4 years na sila sa Grab ngayon. So, magpa 5 years na. Buti na lang at magaling din yung mga driver ko. Hindi lang talaga ba iwasan yung nasisira kasi syempre binabiyahe siya sa kalsada araw-araw. So sa mga nagbabalak mag-Grab, ito isishare ko lang ng kaunti. Medyo hindi siya kalakihan ng kita, pero kung yung sasakyan mo ay fully paid naman, walang problema yon. Tapos ikaw mismo yung magda-drive as may-ari, ang laki ng kikitain mo, sobra. Kasi dati i-share ko lang itong Fortuner kasi nilalabas ko siya dati sa Grab. Ang kagandahan ng pag-Fortuner ka, ang sasakyan mo sa Grab ay premium. So, kapag premium ka, pasok ka sa Grab car, pasok ka sa 6-seaters, pasok ka sa premium. Ayan. So, pagdating dito sa Fortuner, ang ina-activate ko lang noon is 6-seaters tsaka premium. Grabe ang laki ng kita. Kasi isipin mo ah, pagdating mo ng mga Pasay, mga Paranaque, BGC, Mandaluyong, ang daming nagbubook ng mga premium dyan. Sobrang lapit lang pero yung pamasahe ang laki. So tulad na lang dati, from Okada to MOA, hinatid ko yung isang Chinese doon. Sobrang lapit lang, hinatid ko lang ng 3 minutes pero yung pamasahe niya is 500 pesos. Ganun siya kalaki. Maganda yung kitaan sa Grab pag fully paid yung sasakyan mo. Ikaw na may-ari, ikaw yung nagda-drive mismo. Tapos premium yung sasakyan mo. So yan, kung ganyan yung sasakyan mo, pasok mo sa Grab, ikaw mismo yung mag-drive, malaki yung kikitain mo talaga. Kasi dati habang wala akong ginagawa, sabi ko sarili ko, lalabas nga ako sa Grab. Baga libangan ko lang ba? Libangan ko lang. Lalabas ako ng 1 to 2 hours, 1 to 3 hours, kumikita na ako ng 3,000 niyan, 2,500, 2,000. Kumbaga, sabi ko sarili ko, wow, ang laki ng kinikita ko dito. Talo ko pa yung mga regular na empleyado sa labas na nagmi-minimum kasi siyempre ako, lumabas lang ako ng 2 oras, may 2.5 na ako. Tapos ang diesel ko nun is nasa 200 lang or 250 kasi matipid naman tong Fortuner eh. So sabi ko, wow, ang ganda. Ang ganda ng kitaan. Kasi premium. Tapos sabi ko, naawa rin ako sa Fortuner kasi siyempre ginawa ko lang naman siyang libangan. Actually, ginawa ko lang siyang libangan talaga. Tapos ayaw ko naman na bubugbog yung Fortuner ko kasi sayang naman, diba? So ginawa ko lang siyang libangan, lalabas ako 2 oras, 3 oras, ganun. So tas pahinga, kikita ang 2,000, 3,000. Malaking tulong din. So advice ko lang sa mga nagbabalak mag-Grab, maganda pag ikaw mismo yung driver sa sarili mong unit. Tapos kumuha ka na ng malalaki sasakyan, yung mga premium na. Yung Altis pala, premium na rin yan sa Grab. Ano pa ba mga premium? Halos mga SUV, mga premium siya. Yung Innova na 2.8, tinanggal na siya sa premium. So bali yung mga premium na lang, yung mga Everest, Montero, Fortuner, Mio X, yun yung mga premium ngayon. Tapos yung Altis, yun, mga premium yun. Dati nagugulat ako kasi sabi ng mga sumasakay sa akin, loh, kuya, pinangbabiyayan mo itong sasakyan mo. Gumaganon sila sa akin. Sabi ko, libangan ko lang po, ma'am. Ganon. Yun, natutuwa lang ako kasi na-appreciate nila yung sasakyan na ang ganda daw. Tapos bakit nilalabas ko sa Grab. Tapos yung iba, nagugulat yung mga pasahero kasi kapag walang sumasakay sa 6-seater sa ka-premium, ino-on ko yung Grab car. Ang daming nagbubok, maraming pumapasok na booking. Mangyari, magugulat yung mga sumasakay sa akin. Lah, kuya, hindi ba ako nagkamali sa pag-book? Bakit ano, bakit ang laki tong, bakit pang premium tong sasakyan mo? Ganun, tapos so hindi niya alam na nag-on ako ng Grab car. So ganun kasi sa Grab, pag premium ka, makukuha mo yung booking ng Grab car 6-seaters. Yun yung maganda doon.
Okay? So guys, hanggang dito na lang yung Q&A natin. Abangan yung part 3. Sa mga hindi pa nagtatanong, punta kayo sa community ko. May post ako doon ng Q&A. Magtanong lang kayo. Pasensya na sa ibang hindi nasama kasi paulit-ulit yung ibang tanong, yung mga nasagot na natin. Okay? So guys, maraming salamat. Ingat po kayong lahat dahil sa COVID. So ingat po tayong lahat. Maraming salamat po.